Kumusta mga kabasketball and welcome to Super Chris TV. In today's video, pag-uusapan po natin kung ano na ba yung mga plano ni Coach Chot Reyes at ng Gilas Pilipinas sa ngayon. At ano nga ba yung mga sistema na gagamitin nila especially against South Korea at paano nila paghahandaan yung darating na Fiba tournament? Wala yung kay Coach Chot ay wala silang babaguhin sa sistema at mag-i-stick pa rin sila sa sistema na ginagamit ni Coach Tab Baldwin. JBY, may plans ka na ba sa pagharap sa solid Korea team? Right now, ang my plan is to use the Tab Baldwin game plan kasi it works. But natin babaguhin yun, di ba? That's what Coach Chong is here for. We have the game plan on hand. But then we have to see. We know that Korea is not going to bring the same team. They brought essentially a young team the last time, di ba? And now nanganganib sila mag-qualify. Eh. So I think they're going to bring a lot of their veterans this time. So we have to see. But if they bring their same team, we will use the same Tab Baldwin game plan. All right. So makakatulong ni Coach Chot sina Coach Chong Yuichiko at former New Zealand head coach Nenad Busevic. Ayan, so para ilatag yung kanilang mga plano na gagawin, inamin din ni Coach Chot na kulang na talaga sila sa panahon kaya nandyan yung mga TNT player para maging backup at reinforcement dito sa Gilas Pilipinas. Ayon pa kay Coach Chot ay priority nilang gat maaari yung mga young guns or Gilas cadets at patuloy sila makikipag-usap para at least maging intact yung rosters na binuo ni Coach Tab. Ang problema nga lang mga kabasketball, yung availability ng mga ito. Kagaya na lang itong sina Justin Baltasar at Carl Tamayo. So hindi na nga sila makakasama sa Gilas due to conflict situation at yung kanilang schedule. At yung ilang mga cadets naman ay hindi na nag-renew at pumirma na ng contract sa PBA. And ayon kay Coach Chot, dahil dyan ay wala pa silang mailabas na rosters ng Gilas at hindi pa nila alam yung magiging composition ng lineup. So nanghihinayang nga din si Coach Chot sa ilang Gilas cadets na nirelease ng SBP dahil hindi na sila makakasama sa lineup ng Gilas gaya nga nitong sila Isaac Go at Nieto Brothers. Bakit ni-release yung mga players sa pool, Coach? Kung yun din naman ang gusto natin gawin, hindi na ba mapigilan yun? Especially, you know, we're talking about Isaac Go, Ray Suerte, all of these guys na the Nieto Brothers. Sayang, you know? Because ako, frankly, parang I feel na nasayang yung dalawat kalahating taon nila. Bakit na-release yun, correct, Coach? Kasi sila yung nagpaalam. They were the ones... I guess the best person to ask is the SVP, but from what I know, sila yung nagpaalam. They were the ones who expressed the desire not to renew their contract anymore kasi they all expired in the end of January. And they were the ones who said, we'd already nagpapaalam na kami because we already want to go. That was done way before I was announced. Ayon kay Coach Chot, habang i-adapt nila yung sistema ni Coach Tab ay plano nila is to keep the young guns core for 2 to 4 years para maging ready sa mga darating pang tournament. Ayan, kabasketball. Pero sa ngayon, ang target muna nila ay makabuo ng at least competitive lineup for this February windows ng FIBA at sa darating na FIBA Tournament World Cup sa 2023. At sa pinakalatest na balita mga kabasketball ay balak umano nilang kunin itong si Coach Eric Spoelstra ng Miami Heat bilang team consultant. At sa ngayon nga ay under negotiation pa po yan kabasketball. Habang plano naman itong si Chairman MVP na magpunta sa Geneva sa March or April para personal na makipag-usap dito sa FIBA para payagan na nga itong si Jordan Clarkson na maglaro sa ating Gilas Pilipinas as a local player. Yan. Malaking bagay ang kabasketball, 2018 pa nang huling maglaro itong si Jordan Clarkson sa Gilas Pilipinas para sa 2018 Asian Games under Coach Yeng Giao nga po yan kabasketball. Ikaw kabasketball, sino-sino pa mga players yung mga gusto mong makasama sa rosters ng Gilas Pilipinas ngayong February windows ng FIBA? Mag-iwan ng comment, like, share, and subscribe. This is Super Chris
TV.